Magandang araw po. Pag-usapan po natin yung sakit ni Miss Chris Aquino na napanood nyo naman sa kanyang Instagram. Nire-review ko po ang nilagay sa balita ay meron siyang autoimmune disease at tatlo yung sakit na nilagay. May autoimmune vasculitis, may autoimmune thyroiditis, at merong chronic spontaneous urticaria. Baka hindi nyo po naiintindihan, ito po lahat under autoimmune disease. Marami pong autoimmune disease, mga daan-daan. Kasama nito yung mga lupus, rheumatoid arthritis, scleroderma. Halos magkakapatid itong mga sakit na to. Pag sinabi po natin autoimmune disease, ibig sabihin yung katawan natin mismo ang lumalaban sa sariling katawan. So, parang nagkakaroon yung problema sa cellula natin. Kaya ko rin ito kinakwento kasi syempre aware yung mga tao, nagtataka yung mga tao, at syempre pag may sikat na personality tulad ni Ms. Chris Aquino, mas aware tayo kasi libo-libong Pilipino meron ding autoimmune disease. Hindi lang nila alam. So, itong video natin, para lang ma-aware yung mga tao, ano itong sakit, paano iiwas, ano mga natural remedy kung meron. Una, gusto ko sabihin na I really wish good health. Sana mabilis ang paggaling ni Miss Chris Aquino. Napanood ko yung video niya at I think medyo hindi na siya mild na sakit. Diba? So, ang pakiusap nga ni Miss Chris Aquino, tigil na yung mga bashing, yung mga paninira sa kanya. I think dapat siguro i-pray na lang natin na gumaling siya. I think malaki ang stress relation nitong sakit. Kasi itong mga autoimmune disease, lahat yan eh. Pag mas stress ka, maraming bashers, maraming iniisip, talagang masisira yung sa katawan mo. Anyway, sa tatlong sakit ng, sa tatlong autoimmune disease na binanggit ko, ang pinaka-serious doon yung autoimmune vasculitis. Ano bang vasculitis? Vascular is artery or vein. Itis is inflammation. So, namamaga yung mga artery at vein sa buong katawan. Hindi mo alam anong parte ng katawan. Yan ang mahirap sa sakit na yan. So, pag ito yung artery, tapos namamaga, kumakapal, liliit yung butas. Pag lumiit yung butas, magkukulang yung daloy ng dugo. Diba? Kung ano man yung organ na tatamaan. Kaya nga sintomas nito, multi-organ eh. Pag tatamaan yung tiyan, o autoimmune vasculitis, pag stomach, ay sasakit ang tiyan, magkaka-ulcer. Pag malala, may nabubutas pa yung tiyan. Pag tinamaan ang baga ng vasculitis, pwede mahirapan huminga, hindi makafunction yung baga, pwede umubo ng dugo. Hemoptysis, kasi nga yung blood vessel. Pag mata naman ang apektado, mamumula yung mata, at kung serious complication, merong nabubulag. Pag tenga naman ang tinamaan ng vasculitis, mag-vertigo. Mag-vertigo ka. Pag kamay at paa, pwede mamamanhid, manghihina, at talaga magkukulang yung daloy ng dugo. Ang pinakaayaw pa natin dito, pag vasculitis sa puso, nako, pag sa puso, heart attack yun. Pag sa utak, o aneurysm, o masira, pwede magkaroon ng stroke. Anyway, ito po, for your information lang, sa publiko to. Pero syempre, kay Miss Chris, meron na siya talaga mga doctors niya. Normally kasi ang gamutan dito sa mga sakit na to, binibigyan muna ng steroids. Kaya lang, sabi ni Miss Chris, allergy siya sa steroids eh. So, ang binibigay sa kanya ng gamot, sa tingin ko, mas matatapang. Mga immune suppressant na. Oo, mahirap itong mga timplahin itong mga gamot na to eh. Kailangan talaga sa rheumatologist. So, pag autoimmune vasculitis, may atake yan. Tapos, misang kakalma. O, pag inatake, anong mangyayari? Ayan, lagnat. Pag inatake, headache. Mamamayat. O, walang gana kumain. Diba? So, pag nakita nyo sa video, pinakita, 163 over 95 BP niya, na high blood na rin. Siyempre, baka sumisikip yung mga ugat niya, yung artery niya. O, tapos, medyo mabagal magsalita, laging pagod, laging mahina, at payat na payat. Yan po yung autoimmune vasculitis, di ba? Merong mga test dyan, at yung treatment, siyempre, yung rheumatologist.
Pagdating kasi sa natural home remedy, kung meron kayong mga autoimmune disease, di ba? Pacheck mo na kayo sa rheumatologist, sa doktor nyo. Mahirap ma-diagnose to, ha? Mahirap mahuli. Minsan, dalawa o tatlong doktor. Kasi nga, tulad ng sabi ko, yung sintomas, mata, tenga, baga, hindi mo alam eh. Kala mo, iba yung sakit. So, ang pinaka-natural remedy to, dagdag lang to sa gamutan ng doktor nyo. May nagsasabi, ayon sa pag-aaral, na yung gatas, minsan yung iba, ayaw nila yung milk products, minsan tinatanggal muna sa diet, tingnan natin kung iigi ba. Yung iba, yung gluten, pinag-iinitan yung gluten, kung baka nakakasama in the long term. Pagdating sa pagkain, syempre, organic na prutas, organic na gulay, yun talaga, safe na safe para sa inyo. Diba? Pagdating sa mantika, konti lang ang mantika, ang recommended. Siyempre, pag American studies, olive oil eh. Olive oil kasi may pag-aara, di. Konti-konti. Pagdating sa supplement, merong omega-3 fatty acids, mga fish oil yon, probiotics. Baka may tulong, baka walang tulong. Yun ang mga recommendation. Vitamin D, D as in dog. May nagsasabi okay, may nagsasabi hindi okay. So, ito yung mga possible na binibigay. At bukod dito, yung iwas talaga sa stress. Maraming ginagawa sa stress, psychotherapy, psychologist, hypnosis, merong biofeedback, merong imaging, merong traditional Chinese medicine. Oo, pero sa tingin ko, kahit ano man ang sakit nyo dito, tulad na sinabi ko, di ba? Konting exercise, tuloy lang, positive thinking, bukod sa gamutan ng doktor, at babawasan yung stress. I think may portion dito kay Miss Chris yung talaga na stress eh. Kasi nung president naman si Pinoy, okay naman siya. Siyempre siya, baka nawala sa TV or whatever na emotional problem. I think this adds on dito sa problem niya. So sana maayos na to, sana makarecover. At sa mga ibang tao may ganyang sakit, ha? I-check natin. Kung meron kayong ganyang sakit, pa-check tayo sa rheumatologist. Itong autoimmune vasculitis na sinabi ko. Yung dalawa pa, autoimmune thyroiditis, hypothyroid ang symptom. No? Manghihina yung magkukulang sa thyroid hormones, yung T3, T4 mababa. Yung isa naman yung urticaria, chronic urticaria, para siyang tagulabay na nag-allergy din. Parang allergy siya, tagulabay, pero mas hindi siya ganoon ka-serious. Yung vasculitis, yung mga ugat na namamaga, yun po ang mas serious. Sana po nakatulong tong video for your awareness. God bless po. We wish her good health. At para sa lahat na nakikinig, tingnan nyo kung meron kayong ganitong sakit. Madalas to sa kababaihan, middle age, 40 to 50 years old. God bless po.